Hello! It's me, Zara. So for today's vlog, guys, we're going to have the condo tour sa ngayon, bakasyon namin ngayon sa Tagueta. Actually, yesterday lang kami nag-check-in dito. So ngayon lang yung chance namin para magkaroon ng condo tour. Tara, pasok! So, inform ko muna kayo, guys. Ang pangalan ng condo naman na nakuha sa accommodation namin dito is Swiss Philippine Accommodation sa SMDC Wynn Residences dito sa Tagaytay. So, kung mapapansin nyo, kahit nandito na ako sa loob is malamig kasi ganito ako. Actually, talagang nakaganto kasi sobrang lamig talaga. Kahit na yung aircon namin is 30, naka-30 na siya. So, mag-start na tayo. So, makikita nyo dito is yung pinto. Yan. Pinto agad. So, makita nyo agad dito yung kitchen. Yan. So, ito yung switch ng buong ilaw dito sa room namin. So, makita nyo merong rice cooker. Ang tawag dito? Tapos yun, yung microwave. And then, meron silang mini... tawag dito, electric stove ba to? Basta yun. Tapos ito, may makikita rin kayong mga iba't ibang pwedeng gamitan ng paglutuan. Halimbawa, gusto nyo mag-init ng kape or noodles, guys. Meron silang kettle at saka itong oven toaster. So, sa kabila namang drawer is yung mga plates, tapos yung mga utensils, tapos yung chopping board, mga tawag dito, kutsilyo, sanchez, whatsoever. At saka yung pwede mo pang gamitan kung halimbawa gusto mong mag sinigang, gano'n. Saka yung ibang plate kung gusto, may mga bisita kayo, guys. Meron silang mga plates pa na pwedeng gamitin. So ito, nagamit na namin yan, guys. So, kung mapapansin nyo, kakahugas ko lang. So, yun. So, ito yung sink. Yan. Wala na sila. dishwashing. So, tsaka yung katabi naman is yung ref. Mapansin nyo, medyo wala lang kaming stock kasi nga, panay-kain kami dito. So, yun. Ayan yung bread. Actually, guys, two days kami nag-check-in ito. Sabi nung may-ari, actually, ang alam ko, bigyan ko lang kayo ng info. Ang alam kong floor namin before no nag-check-in ka, yung pinaka-reservation namin is third floor. Actually, nagpa-reserve kami 1 month before para hindi hassle. Kasi alam naman natin, magi-Christmas. So, kapag medyo late kami nagpa-reserve, is sobrang hassle sa amin kasi baka maubuhasan na kami ng maging fully book na yung ano. So, sobrang happy kami kasi nakuha namin yung maagang reservation. So, ang sabi ko, bakit alam ko third floor, tapos biglang 16? Sabi nung home taker dito, kalilipat lang nila. So, hindi ko nasasabihin sa inyo kung ano yung rason, pero sobrang thankful ako kasi ang gusto ko talaga is makita yung view na makita natin mamaya, papakita ko sa inyo. Kasi yung third floor kasi medyo mababa lang yun. So, kailangan mo pang tumaas, pero yun nga, napunta kami sa 16th floor. Chika ko lang. Yan. So, kung mapapansin nyo dito, ito yung ref nila. So, bakit may price list? Sabihin ko sa inyo bakit may price list. Pero ito, amin to. So, pakita mo yung laman. Laman ng ref. Yan. Amin. Ito. Actually, naubos na namin yung ibang soft drink. So, ito, bumili kaming eggs, ketchup, tapos ito, nuggets to, guys. Hindi ko na siya nilagay dito kasi baka masyadong mag-frost. Tapos ito yung saan lang itong picture. Pero yan, softenings yan. Tapos tubig. Ito tubig sa amin yan. Ito. So, bakit may price list? Kasi meron silang binibenta kung tamad kang bumaba. Medyo malayo kasi lalakarin mo. Tamad ka. Meron na sila dito mga pwede mo nang kainan. Kung talaga nagugutom ka, hindi mo na kain tiisin. So, ayun, may mga beers sa mga gustong uminom. Soft drinks sa mga chikiting natin kung may mga kasama tayong bata. Tubig, mineral water, syempre importante yun. So, dito muna tayo sa CR. CR!
Sorry sa background. Ayan, pakita natin yung CR. So, makikita nyo sa CR, napaka-simple lang. Maliit lang siya. Ito yung ginamitan namin ng tuwalya. So, may provide sila dito na tatlong tuwalya talaga. At tsaka meron silang soap at tsaka yung mga shampoo. So, dahil sa makikita nyo dito is ito, skincare ng boyfriend ko. Tapos ito yung sa akin, toothbrushes, tapos tissue. Bumili kami ng sabong panlaba. Kasi guys, medyo maarte ako eh. Gusto ko pagkahubad ko ng damit nilalaban ko. Kaya lang ang problema is yung exhaust fan nila medyo mahina. So, hindi kaya. So, hindi kami nakakapaglaba. Before kasi kapag nag-check-in kami or nag-staycation kami, lagi ako merong sabong panlaba. Kasi, ano ko eh, hanggang sa labas, medyo masipag tayo. So, meron silang heater dito called hot water. So, ayan yung pinaka-shower dalawa. Ito, sabon namin yan. Hindi kami gumamit ng sabon na bigay nila. Ginagamit lang namin yan kapag mapupupo. Pero sa katawan, may sarili kami. Okay, next. Doon na tayo sa pinaka-paborito kong area. Ayun pala guys, meron sila dito ang mirror. Para paglabas mo, makikita mo yung sarili mo kung maganda ka. Tapos ito, shoe rack. So meron silang provided na dalawang slippers. Kasi hindi pwede sa loob yung mga chinela. Sorry. Tapos ito na guys. Kung mapapansin nyo, ito yung pinaka-paborito ko. Isa sa mga paborito. Kasi tingnan mo naman, nalaki yung TV. At the same time yung lightning. Sobrang makikita mo yung kagandahan ng room. Same time yung kagandahan nyo. Kung gusto nyo mag-selfie, maganda yung lighting niya. So may mapapansin kayo dito, no smoking or vaping. Kasi syempre, ang pangat naman kung pagbukas ng susunod na guest, isang baho, di ba? Tapos ito yung mga rules nila. Kapag talaga hindi maayos yung iniwan mong room, magbabayad ka, may penalty yung 300. So, yun nga, ito yung kalagdagan sa mga pwede mong bilhin sa kanila. So, andyan yung mga prices. Meron sila mga cup noodles at tsaka junk food. Sana meron silang tindang ulam para talagang wala nang bababa. Tapos ito na. Ito yung mga rules and regulations sila dito. So, check-in mo. Normally naman kung talagang nagtalaga nag-check-in kayo is mag-check-in kayo ng 2 p.m. So, kami nakapag-check-in kami dito guys 2:30 kasi medyo traffic talaga. Nanggaling pa kami sa tour talaga actually. So, Tagaytay tour. So, tas kung ilang araw kayo, kinabukasan 12 noon na kayo. So, yun nga. Tas ito, cute din siya kasi welcome to Swiss Philippines Accommodation at SMDC na La Paz Family. So, ayan. Ito yung mga remotes. Tsaka ito pala yung TV nila, ano na siya, ready to Netflix and YouTube. So, kung mapapansin nyo, pag pindot mo, trip, ganun. Netflix na. Bubuksan ko para maipan nyo. Kasi sa amin hindi ganito, guys. But I couldn't wait. Sorry. But after her, yes, I think I do. Was she one of the girls? Yes, but not for you. So, pag pinundot mo ito, guys. Ayan na, 1, 2, 3. Chineng! So, exit ka lang. Kapag ayaw mo na mag-Netflix. Ayan. Tapos, babalik ko sa TV. Matanggap na ako. Which is you, TV Plus. Ginagawa ko lang ito. YouTube agad. Yan, search ka lang. Ganun. Okay? So, yun. Ting wifi nila, may wifi. So, kung mapansin nyo, parang every time na pumapasok ako sa staycation, laging merong ganito. Parang pang good vibes. Especially, dapat lagi tayong smile. Kasi syempre, paano mo ma-experience yung atmosphere or yung kagandahan ng lugar kung hindi ka nahangit eh, diba? So, importante yun. Dapat, minsan lang sa lifetime yung makapag-vacation ka, maka-escape ka sa lahat ng problems mo sa Manila at saka yung traffic talaga. So, ayan, may mga plans. Ayan pala. Ito, actually, ito, sofa bed to. So, ginawa nung pinaka
home taker na gawin na lang siyang bed para kung gusto mong lumipat habang nanonood or doon. So ito yung pinaka dining table na nila. Medyo maliit pero okay na kasi tatlo lang naman kami dito. Ayan. Tapos ito, kama. Kasi dito kami natulog kasi yun. Kailangan dalawa lang kami kasi malikot yung anak ko. Ayan yung aircon nila. Tapos may mga lampshade dito. Kung gusto mo lang ng konting ilaw. So ito na guys, ito yung pinaka-favorite spot talaga namin. So, in-ask ko na yung blinds para hindi tayo mahirapan. So, ito. So kung gusto nyo mag-kape, ito pwede, pagkagising mo, di ba? Kaya lang, hindi kami nagkakape na mainit. Gusto namin yung malamig. So ano mapapansin nyo? Ayan! Dito nyo makikita yung kabuuan ng taal. So makikita mo yung taal lidyan. At saka yung kabuuan ng Tagaytay dito sa baba. So ito yung mga, ito yung building, mga iba't ibang tower dito sa SMBC. So tower 5 kami guys. So ayan. Medyo hindi kami medyo nag-stay dito kasi sobrang mamaya, malaki na yung makapal na yung fog. At sa sobrang lamig. Actually, kahit nakapatay, medyo sarado na yung pinto. Feeling namin, ang nagkukos talaga nung lamig, doon nasa 30 lang yung nung aircon, is yung lamig dito sa labas. So, minsan, pag lumalabas kami, 10 PM guys, yung kapal nung fog, feeling ko alas 5 na ng madaling araw. So, kung pwede sana i-shoot ko mamaya or pakita ko, sige, i-add ko dito sa video na to. Mamaya, i-add ko yung, kung makikita nyo yung kapal nung fog mamayang gabi. Tapos, at the same time, makikita mo parang feeling mo may sunog kasi talagang sobrang kapal. Wala kang makikita. Hindi mo na napapalibutan ka ng mga ulap. Ayun nga, kung titingnan nyo rin, medyo traffic na. Actually, kanina pa yan, umaga, alas 9. Kasi nagising kami alas 9 ng umaga. Sobrang kita-kita mo talaga para kang nasa EDSA na. Pero okay lang yan kasi nga, yan na yung mga pabalik na Manila galing bakasyon, yung mga nag-bagger, Tagaytay yan yun. So yun na nga. So, kung magbabakasyon kayo dito, pwede ko naman ilagay yung, pwede nyong kuhaan or maging contact. At the same time, yung kung ano yung malalapit na pwede nyong kainan. Meron naman malapit din dito ng mga grocery kung talagang ayaw nyo na lumayo kasi nga ang traffic. So, bago mag-end tong vlog na to, i-advise ko lang kayo kung mag-book kayo ng staycation, wag nyong sobrang bilis or parang on the spot, kailangan 1 month before kung talagang December ang kukunin nyo kasi sobrang hirap makahanap ng murang accommodation. Actually, ito, okay na siya. Pasok na siya sa budget. Pero, hindi ko naman sinasabi na sobrang mahal kasi yung itsura niya parang mahal talaga. Sobrang blessed lang kasi kami kasi natupad yung isa sa mga wishlist namin na makapag-celebrate ng Christmas dito. Actually, pumunta kami dito December 26 na talaga. So, uwi na kami December 28 bukas. Ito yung last day namin bukas na talaga. So, yun lang. So, before this end of the vlog, please subscribe and click the tiny button para update kayo sa aking vlog. So, till next week! Bye! Wala akong talaga.